At kung tayo lamang ay magpapatuloy sa kaligtasan, laging tandaan po natin, inaalis tayo sa tiwala sa ating sarili. Inaalis tayo sa tiwala sa salapi. Inaalis tayo sa tiwala sa kapwa-tao natin. Inaalis tayo sa tiwala sa ating mga tagumpay. Inaalis tayo sa tiwala sa mga nakaraan. Sapagkat siya'y Diyos na laging bago ang kanyang ginagawa. At kailangan lagi siyang sinasamba dahil ang hinahanap niya ay yung sasamba sa kanya sa espiritu at katotohanan. At ang ibig sabihin, that is, the Holy Spirit is in control of us. Dahil ang lakas natin ay ang tagumpay ni Kristo. At nabubuhay tayo sa katotohanan sapagkat naabot natin ang katotohanan. Nahiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. At kung wala siya sa ating buhay, tayo'y baliwala. Pumaimbulog at naging kilalang kilala pagdating po sa praise and worship. Grabe po ang kanyang pagunlad. Pero siya po'y nagka-cancer. Pero siya'y pinagaling ng Panginoon. Inalis yung cancer. Dahil simple lang po eh. Ang mabuhay sa presensya ng Diyos, yun po ang ating hangarin. Yan, sabi niya doon sa awitin, ang pagpunta sa presensya ng Diyos ay ang gate ay ano? Praise. So pag nakapasok ka sa presensya ng Diyos, ano po? Papasok ka sa santuario. At doon po sa santuario, doon po merong revelation. Hello? At yung revelation po, yun po yung gagawin natin sa bawat araw. Kaya kailangan po na ikaw ay laging nagpupuri sa Diyos. At kung ikaw ay malulungkot, ay pagsolo ka. Dahil kailangan ikaw ay laging encouragement sa iba. Amen po ba? Si Jesu Cristo, napakaraming kalungkutan pero lagi siyang masaya. Si Pablo ay napakaraming kalungkutan pero lagi siyang masaya. Ikaw kaya? Lagi ka kayang masaya? O pag may pera lang? Pag may pera lang? Nag-amen ka ron eh. Pag may pera lang. Kaya makikinig kayo. Ito po ay isang buhay na patutuo. Nung si Benny Hinn ay dumating at ilan lamang sa mga partners ang naanyayahan sa Sofitel, sa tent place ng Sofitel. At kami ay naanyayahan dahil partner kami ni Benny Hinn. At dahil sa traffic na late kami, makikita ko lang po sa inyo, pag ikaw po ay pinarangalan ng Diyos, late po kami, pero nung makita po kami ng mga organizer, pinaalis yung isang table sa harapan at kaming mag-anak ang pinaupo. Bakit po kaya? Yun po ay pagpaparangal ng Diyos. At nung tumawag si Benny Hinn ng altar call, biglang dinala ng mga marshal si Brother Dexter at Brother Kenneth on stage. At may isang nag-iiyak na babae, takbo rin pa stage. Hinablot siya ng marshal at inilayo. At nung kami ay dumalo ng conference sa Kuala Lumpur, si Jonathan at ang aking asawa ay naidalangin ni Morris Cirulo. Dito hindi maidalangin dahil may takda pala ang Diyos na sa Kuala Lumpur idadalangin yung dalawa. Kaya't sila po'y naglilingkod.
Why? Dahil ang kanila pong ama't ina ay nangarap na parangalan ng Diyos. Kaya mga tatay at mga nanay, umunlad ka sa pagpaparangal sa Diyos para ang iyong buong pamilya ay pauunla rin ng Diyos. Napakaliwanag po sa Isaiah 54 that the sons of the righteous will be mighty and prosperous on earth. Kaya hindi pa huli, sabihin mo sa iyong sarili, ako'y tatay, hindi pa huli. Ako'y nanay, hindi pa huli. Ito ang takda nating lahat. Saan mo raw at sino raw ang pupuntahan mo para ikaw ay ma-i-promote? Lalapit ka sa Panginoon. Iurong natin ang isang talata. To you, our lives we raise. Dahil may buhay lamang po kay Jesucristo. Amen? Kaya kailangan po yung ating buhay ay ipahintulot natin na siya ang magpalagot, magpaunlad nito. Alam mo po, wala. Talagang siya lamang ang magpapaunlad sa iyo. Siya lamang. Wala pong ibang tao. At hindi kaya ng tao. At hindi rin kaya natin. Siya lamang po ang makapag-aangat sa atin. Alam mo po ba ang ibig sabihin nung namatay si Jesus? Alam niyo po ba yon? Kinuha niya ang lahat ng sakit at karamdaman sa iyong katawan at inilagay niya sa kanyang katawan. Yun po yung kamatayan ng Panginoon. At yung lahat ng nagpapabigat sa iyong isipan, kanyang binuhat. Kaya wala kang karapatan na malungkot at maghirap ang kalooban. Sabihin mo sa iyong katabi, wala kang karapatang malungkot at maghirap ang kalooban. Kaya makinabang ka sa natapos na gawa doon sa krus, sa Kalbaryo. Amen? Huwag mo nang dalhin ang sakit at karamdaman. Kinuha na nga niya. Huwag ka nang makipag-agawan pa kay Jesucristo. Kanya na yun. Sa'yo lang ang kalusugan. Amen. Amen. Kapayapaan ay sa'yo. Siya ang nagmamalasakit sa'yo at sa akin. Kaya't kung ganyan ang iyong paninindig at pananampalataya, magligligan man, maglindulan man dahil sa mga sumasamba sa itim na Nazareno. Oh, pero kasama tayo pag nagparusa ang Diyos. Hello? Kaya tayo lumuha katulad ni Daniel. Ang iyo pong bayan at ang akin pong mga kababayan, kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag po natin silang tatawanan. Atin po silang idalangin. Sapagkat ang tunay na umiibig, iniibig niya ang mga ligaw. Hindi po ako humahatol dahil hindi ako ang Diyos. Romans 2, Romans 14, Matthew 7, James 4, huwag kang hahatol dahil hindi ikaw ang Diyos. Kahit mali sila, ang atin lamang karapatan, ibigin sila. Yung kasalanang slander. Yun pong slander ay paninirang puri. Ang kaparusahan po ay pagkawasak o kamatayan. Ang lahat ng ating criticism at paghatol ay hindi babaliwalain ng Diyos. Sino ka o tao na hahatol sa iyong kapwa-tao? Kung wala ka rin lang masasabing mabuti, keep your mouth shut. Sino ang umiinis sa iyo, siya ang misyon mo. Hindi konsumisyon, misyon mo. Pag hindi mo ginawa yung misyon mo, mangungonsumisyon ka.
at marami kang kaiinisan dahil yung isang kinaiinisan mo hindi mo pa matanggap at mamahal. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, iwas konsumisyon. Gawin mo ang iyong misyon. Amen? At kung sino ang iyong kinaawaan, yun ang iyong misyon para tulungan. Whoever touches your heart and you feel that you need to help, then help and God will provide. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Amen po ba? Yung gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na nabang uri ng sakit o karamdaman yan? Tuloy-tuloy po ang himala at pagpapala. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating Friday Night Revival sa darating na March 3, March 10, March 17, March 24, March 31, sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd Floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Dalhin po ninyo ang mga may sakit, may problema at may kabigatan at ang Diyos ay kikilos sa kamangha-mangha at kagilagilalas na kaparaanan. Halina, tara na, magsama. Ito po ay walang bayad, ito po ay libre. Kaya maaari nyo pong dalhin ang kahit sino sa gawaing ito. Sa atin pong pagsisimula ng bagong taon, ngayong 2017, napakainam po ng panimulain ay tama. Sapagkat sa simula, matitiyak po natin na matatag ang ating pagtatapos. Kaya patuloy po namin kayong hinihikayat na umambag at tumupad sa hamon na kung saan ang bawat partners at supporters ng ministeryong ito ay magbigay ng tinatawag na unang ani o ang first fruit. Ano nga ba ang first fruit? Ito po yung pagbibigay natin ng pinakamainam ng lahat ng ating tatanggapin, pinansyal, promosyon o anumang gantimpala buhat sa Panginoon ay una muna nating iaalay sa altar. At dito po ay napapagpatibay natin ang ating lubos na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya hinihimok po namin kayo, hindi nyo lamang po sinisiguro ang inyong kinabukasan, sinisiguro po ninyo na mas maraming kaluluwa ang maliligtas. At sa kaluluwang inyong maililigtas sa pamamagitan ng palatuntunan ito, ito po'y ibabalik ng Diyos sa inyong mga sisidlan. Katulad po ng sinabi ng Aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, Talata 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa talata 10, sa gayon, kamalig mo'y laging mag-aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi na matutuyuan. So laging may pagdaragdag at laging umaapaw ang biyaya ng ating Panginoon. Ganon din po ang sinabi sa Aklat ng Roma, Kabanata 11, Talata 16, kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, ganon din ang mga sanga nito. So napaka-importante po na banal at tama ang simulain. Kaya lahat ng inyong tatanggapin ay ating pabanalin upang sa gayon nakita mo ang susi sa pananalig at pagtitiwala ay nasa pag-aalay ng banal na handog. Halina at magbigay ng may kagalakan sa ating Panginoon. At titiyakin ko po sa inyo ang buong 2017 araw-araw ay punong-puno ng biyaya ng Diyos. Ingat magbigay. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Para po sa mga detalye at karagdagang impormasyon, maaari kayong tumawag sa 723-8752, 726-8016, or mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408, or sa 0922-820-9863. At kung
nagkasala sa iyo ang iyong kapwa ng 7 ulit, patawarin mo siya ng 7 ulit. At kung hindi pa rin tumigil at nagkakasala pa rin sa iyo, 70 times 7 na pagkakamali niya, patawarin mo pa rin siya. Sapagkat laging tandaan natin, kapag hindi tayo nagpatawad, wala sa atin ang Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Titigan mo siya, baka wala sa kanya ang Diyos ngayong umaga. Ulitin kong muli, pag ikaw ay may di pinatatawad, wala sa iyo ang Diyos. Uulitin kong muli. Sa Matthew 6:14, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Kaya magpatawad ka na ngayon, alisin mo ang sama ng loob. Sabay-sabay! Kung hindi mo patatawarin ang tao sa kanyang paglapastangan at pagsuway sa iyo, yung makalangit mong tatay, hindi ka rin patatawarin. Aba, matindi po ito. Kaya ako'y magpapatawad na. Sabihin mo, kaya ako'y magpapatawad na. Ayokong mawala ang aking tatay sa langit. Amen? Amen. Hallelujah. At sa, hindi pa po ito mensahe. Inihahanda ko pa lang ang puso ninyo sa mensahe. Dahil kung hindi ka nagpatawad, hindi mo maintindihan ang mensahe. At sa Luke 6:27, but I say unto you which hear. So ang kausap po ng Panginoon ay yung nakakarinig. Ikaw ba'y nakakarinig ngayong umaga? Amen! Nakakarinig ka talaga? Amen! Sino raw ang iibigin mo? Amen. Hindi, mga kaaway mo. Ay, ang liwanag sa harapan mo. Yung iba gusto si Jesus, pero si Jesus, yung kaaway mo, yung kapitbahay mo, yung kasama mo sa prayer meeting. Hello? Pag iniwasan mo ang makasalanan, pumunta ka na sa buwan. Dahil sa ibabaw ng lupa, maraming makasalanan. Hello? Kaya pag umalis ka dito, lilipat ka sa iba, may bagong makasalanan doon na makakabangga ka. Kaya siguraduhin mo na dito. Amen? So ano sabi? Sino raw ang iibigin natin? Ilan? Ilang kaaway? Meron ka bang kaaway na 10? Ibigin mo lahat yun. Eh ano ba ang ibig sabihin ng ibigin? Iba ang mahalin. Ang mahalin, pakiramdam. Iba ang ibigin. Sa 1 Corinthians 13:4, ito po ang pag-ibig. Kailangan alam mo ang salita ng Diyos. Love suffers long. Pagtiisan mo raw ng maraming panahon yung iyong kaaway. At magi ka raw mabait. At huwag mong kaiinggitan sila sa kanilang masamang ugali. Hello? Purihin ang Panginoon. Sa verse 5, ano ang sabi ron? Huwag ka raw masama ang ugali at ang iyong... Huwag kang nagpapakita na ikaw ay inis. Hello? Seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Kaya ngayon pong umagang ito, umikit ka sandali. Dahil hindi ako mangangaral, dahil dama ko meron kayong hindi napapatawad, dama ko meron dito na may sama pa rin ang loob, may kapaitan pa rin sa puso. Wag mo nang ipangalandakan pa sa iyong sarili na ikaw ang tama. Hindi na bali kung siya ang mali. Basta sundin mo ang utos ng Panginoon. Ano ba ang gusto mo? Ang Panginoon ay makasama mo habang ikay nabubuhay o mahiwalay ka sa Panginoon? Ba't parang kayo hirap na hirap mag-desisyon? Kaya, ang sabi po doon, talagang ito po hindi natin kayang gawin. Napakahirap pong magpatawad. Ito po sasabihin ko sa inyo, napakahirap magpatawad, hindi po madali. Dahil ang malaking pagpapala ay may requirement na mahirap. Difficult but not impossible. Gusto mong malalaking pagpapala? Yung hanggang apo mo sa talampakan ay pagpapalain ng Diyos? Yun po ang wealth. Ang wealth po ay magpapatuloy sa iyong anak,
sa anak ng iyong anak, sa anak ng iyong apo, at sa anak ng iyong apo. Yun po yung ating ipiniprepara. Kaya nga naman, ginagamit natin yung kapangyarihan ng Diyos para ibigin natin ang mga kaaway natin. Pangalawa, balik tayo sa Luke 4:26-27. Ano ang ikalawang uri ng taong iyong iibigin? Do good to them which hate you. Sino ro ang gagawan mo ng mabuti at hahatdan mo ng mainit na sabaw? Sino ro ang gagawan mo ng mabuti? Ilan sila? Them. Ilan ba ang them? Marami. Naku, galing ninyo sa English. Sana magaling din tayong magsabuhay. Sa verse 28, ano ang sabi ron? Bless them that... Sino raw ang iyong pagpapalain? Sino raw? Yung sumusumpa sa iyo, yung kinukulam ka, pagpalain mo siya. Pag pinagpala mo ang kumukulam sa iyo, hindi lalapat sa iyo ang kulam, bubuwelta sa kanya ng 100 times yung kanyang kulam. Hello? Bakit? Dahil ikaw ay nagpatawad. At sino raw ang idadalangin mo? Eh ano ba yun? Despitefully, those who treat you cruelly. Yung ikaw ay, ano ba ang cruel sa Tagalog? Pinagmamalupitan. Yung pinagmamalupitan ka, anong sabi? Idalangin mo sila. At hindi ka malalapatan ng kanilang pagmamalupit. Bakit? Dahil idinadalangin mo sila. Amen po ba? At yung kaaway mo, iniibig mo sila, kaya hindi ka maaabala sa pagtulog. Hindi ka rin maaabala sa paghahanap buhay dahil ginagawan mo ng mabuti yung mga taong namumuhi sa iyo at ginagawan mo ng pagpapala yung mga taong sumusumpa sa iyo. So ito po ay essential. Ano po? Ito po ay tampok at pangunahin. Maintindihan ninyo ang salita ng Diyos kapag inalis ninyo ang sama ng loob at magpatawad kayo. Pumikit tayo sandali. Sige po. Huwag mo sayangin itong sandaling ito. God is dealing with all of us because His plan of blessing, His plan of riches and wealth, hanggang sa anak ng iyong apo. So do not ignore these wonderful truths. At kung tayo lamang ay magpapatuloy sa kaligtasan, laging tandaan po natin, inaalis tayo sa tiwala sa ating sarili. Inaalis tayo sa tiwala sa salapi. Inaalis tayo sa tiwala sa kapwa-tao natin. Inaalis tayo sa tiwala sa ating mga tagumpay. Inaalis tayo sa tiwala sa mga nakaraan. Sapagkat siya'y Diyos na laging bago ang kanyang ginagawa. At kailangan lagi siyang sinasamba dahil ang hinahanap niya ay yung sasamba sa kanya sa espiritu at katotohanan. At ang ibig sabihin, that is, the Holy Spirit is in control of us. Dahil ang lakas natin ay ang tagumpay ni Kristo. At nabubuhay tayo sa katotohanan sapagkat naabot natin ang katotohanan na hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. At kung wala siya sa ating buhay, tayo'y baliwala. Amen. So dahil po sa Kanyang kabanalan, dalawang doble po ang ating kasuotan. Yun pong tinatawag na white raiment, yun po ay righteousness. Yun pong robe, yun po ay holiness. Yung righteousness po ay panloob at yung holiness po ay panlabas. Kaya in Jesus, we are righteous.
And in Jesus, we are holy. That is why we have power. And power is in humility and meekness. Amen? So yung kapangyarihan po ay para tayo'y manatiling mababa. Hello? Para maiwasan natin ang nakahalumbaba. Ang nakahalumbaba ay yung hindi makatanggap ng karunungan sa Diyos dahil nagmamataas. Ang tatanggap ng karunungan ay yung mababa. Sabihin mo sa iyong katabi, ang tatanggap ng karunungan ay yung mababa. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Si Darlene Sheck po ay pumaimbulog at naging kilalang kilala pagdating po sa praise and worship. Grabe po ang kanyang pagunlad. Pero siya po ay nagka-cancer. Pero siya ay pinagaling ng Panginoon. Inalis yung cancer. Dahil simple lang po eh. Ang mabuhay sa presensya ng Diyos, yun po ang ating hangarin. Yan, sabi niya doon sa awitin, ang pagpunta sa presensya ng Diyos ay ang gate ay ano? Praise. So pag nakapasok ka sa presensya ng Diyos, ano po? Papasok ka sa santuario. At doon po sa santuario, doon po merong revelation. Hello? At yung revelation po, yun po yung gagawin natin sa bawat araw. Kaya kailangan po na ikaw ay laging nagpupuri sa Diyos. At kung ikaw ay malulungkot, ay pagsolo ka dahil kailangan ikaw ay laging encouragement sa iba. Amen po ba? Amen. Si Jesu Cristo, napakaraming kalungkutan pero lagi siyang masaya. Amen. Si Pablo ay napakaraming kalungkutan pero lagi siyang masaya. Amen. Ikaw kaya, lagi ka kayang masaya? Maaari niyo pong mapanood ang ating mga television program sa TBN Asia tuwing Lunes hanggang Huwebes sa ganap na alas 9:30 ng gabi at tuwing araw ng Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng gabi at araw ng Sabado alas 11 ng gabi. Tayo rin po ay nasa Beam Channel 31 Lunes hanggang Linggo alas 12 ng hating gabi hanggang alauna ng madaling araw at alas 5:30 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ay mapapanood sa iba't ibang mga cable providers sa Destiny at Sky Cable Channel 72, sa Cable Link, Channel 6, Cable Star Rizal, Channel 82. Tayo rin po ay nasa GCTV Channel 88 ng Signal Cable, Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Sa Hillsong Channel, Lunes hanggang Sabado, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at sa alas 12 ng hating gabi. Apat na oras po sa isang araw mapapanood ang ating mga palatuntunan. At nawa ay masubaybayan niyo po ang ating mga palatuntunan sa telebisyon at lumago at umunlad ang inyong spiritual sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy po ang himala at pagpapala. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating Friday Night Revival sa darating na March 3, March 10, March 17, March 24, March 31, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd Floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Dalhin po ninyo ang mga may sakit, may problema, at may kabigatan. At ang Diyos ay kikilos sa kamangha-mangha at kagilagilalas na kaparaanan. Halina, tara na, magsama. Ito po ay walang bayad, ito po ay libre. Kaya maaari nyo pong dalhin ang kahit sino sa gawaing ito. So, nais kong, ito na po ang mensahe, nais kong inyong maunawaan na ang 2016 po ay normal na taon, sumalit ito po ay abnormal sa lahat ng anak ng Diyos. Dumaan ang maraming taon at binayaran natin ang lahat ng
mga gulo sa ating buhay at tayo ay nagbalik loob sa Diyos. Ang word pong repentance, ang ibig sabihin ay regret, sorrowful, and then change of mind, and then returning back to God. Yun po yung repentance. At napakahalaga po na iyong maintindihan, ang sabi nga ng saserdoting si Asaph, dahil hindi niya maintindihan yung kalagayan, siya nag-aayuno, siya'y tapat sa Diyos, pero bakit hindi niya maranasan ang kasaganaan katulad ng nakikita niya sa mga walang Diyos? At ang sabi niya, bagamat hindi ko po maintindihan at maunawaan itong mga nangyayari sa akin sa kabila ng aking pagtatapat sa iyo, ayoko pong magreklamo dahil di ko po ibig na isumpa ang susunod kong lahi. And ayos ko pong ipaunawa, hindi mo man maintindihan yung nangyayari sa iyo, just go on and praise God. Amen? Magpuri lang tayo sa Diyos dahil alam niya ang ating kinabukasan. At ito ay napakaganda. Manalangin po tayo. O Diyos, aming Ama, napakabuti mo. At espesyal ang trato mo sa amin. At tinawag mo kami na peculiar people. Peculiar in the essence na gusto mong kaiba ang aming pagpapala. At higit sa lahat ay kapayapaan. Na mag-iingat sa aming puso at sa aming isipan at di kami masisindak anuman ang mangyari sa paligid. Kaya pagpalain mo kaming lahat ng katotohanan ang nagbubuhat sa iyong labi. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. At ang titulo ng mensahe, Advancing the Power Fact Truths. Advancing the Power Fact Truths. Kaya nga, huwag mong ikalilito kung ano man yung tinatawag na reverses o setback. Pag yung ang word pong reverse ay sa halip na ikaw ay sumulong, bumabalik ka sa panimula. Yung setback po ay ganun din, bumabalik ka ay sa dati. Subalit ang lunas lamang po doon ay sangguniin ang Diyos. Acknowledge Him because it is Him through His Spirit that will lead and guide us. Kaya hindi po natin dapat na baliwalain yung buhay na relasyon ng pakikipag-ibigan sa Panginoong Hesukristo. Habang ako'y nakikipagniig, paulit-ulit po ito ng tuloy-tuloy, at sinasabi kong paulit-ulit din ng tuloy-tuloy, araw-araw, I love you, Father. Kahit na ako ay agaw tulog, ito lang ang sinasambit ko, I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Hindi ko masukat kung gaano katagal na paulit-ulit. Yun lang ang sinasabi ko, I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Paulit-ulit po yan, I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. At laging tandaan po natin, the Father God love us so much. Our Father God. So the Father God, pangkalahatan po yan, pero our Father God, personal po ito. My Father God, mas personal po ito. Love us so much. At kanyang pinatunayan yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang anak. At sa sobrang pag-ibig sa atin ng Panginoon, ibinigay niya sa atin ang kanyang espiritu. At dahil iniibig tayo ng banal na espiritu, kaya ang pag-ibig ng Ama ay pinadadaloy niya sa iyo at sa akin. Kaya ang sabi ni John, it is not that we love Him, but it is because He loved us. Siyang unang umibig sa atin dahil hindi tayo marunong umibig.
Tatlo ang salitang love sa Griego. Eros, Peleo, and then Agape. Kapos ang salitang English sapagkat ang love ay basta love. Mabuti pa ang Tagalog, pag-ibig, pagmamahal, at pagsinta, at pag-irog. So marami ang interpretasyon sa Tagalog tungkol sa pag-ibig. Pero laging tandaan natin, pag ang pag-ibig ay makasarili, yun po ay hindi agape. Ang totoo pong pag-ibig ay yung merong kahalong pagtitiis at paghihintay. Kaya kapag tumagal ka na kayo pa rin mag-asawa hanggang ngayon, meron tayong kasama rito si Brother Rocket, Sister Remy, 67 years, ano po? Sino ang susunod sa 67 years? Sila pa rin. Meron po ba ditong susunod? 50 years, nakasal? Wala pa? 45? O meron? So, buhay pa ang iyong asawa. Praise God. So, 42. Meron ba ditong 42? Meron ba ditong 40 years na kayo pa rin? Kami yun. Amen? So, purihin ang Panginoon. Alam mo, kahangalan at kamangmangan yung papatol ka sa ibang babae. Eto, sa patutuo lang po, maraming nagtangka, pero lagi silang nabibigo. Hello? At alam mo, ang lalaki kahit hindi gwapo, madali kang ibigin. Tingnan mo ang iyong katabing lalaki. Sabihin mo, mag-iingat ka kahit hindi ka gwapo, ay may iibig sa'yo. At alam mo kung bakit? Para ikaw ay ihiwalay sa Diyos. Ang isang may asawang umibig sa iba at nakisama ay hiwalay sa Diyos. Natahimik. Kaya may kapatawaran ng lahat. Kaya kailangan siya bumalik na sa kanyang tunay na asawa. Manalangin tayo sandali dahil may nadarama akong naliligtas ngayon. O Diyos, aking Ama, salamat po dahil di mo ibig na ang sino man sa amin ay hindi makatanggap ng malaking plano at handa mong pagpapala. Mangyari ito sa pangalan ni Jesus sa kanilang pagtalikod at muling pagpapatuloy sa katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos sa akin. Kaya sa Matthew 28, verse 18, so advancing the power pack truths. Yung advancing po ay iyong isinusulong, iyo pong ipinagpapatuloy, iyo pong ginagawa. And Jesus came and spake unto them, saying, all power, omnipotence, is given unto me in heaven and in earth. So this is omnipotence. Yung lahat ng kapangyarihan sa langit at lahat ng kapangyarihan sa lupa ay na kay Jesucristo. Kaya't itong kapangyarihan ito ay kikilos sa lahat ng kaniyang alagad. At ano ang katibayan na ikaw ay alagad ng Panginoong Jesucristo? Kailangang maunawaan mo kung ikay alaga dahil dapat tayo lahat ay disciples of Jesus Christ. Ang disciple po ay salitang ang ibig sabihin ay yearning to learn. Nagmimithing laging matuto. Kaya ang katibayang ikay alagad ng Panginoong Jesucristo. Tingnan natin ang salita ng Diyos sa John 8:31. Then said Jesus to those Jews which believed on Him, if you continue in My word, then are ye My disciples indeed. Sino raw po ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo? Sino raw yung nagpapatuloy magbasa ng Biblia? Tatanungin ko kayo, ikaw ba'y nagbabasa ng Biblia? Shout amen loudly. Amen.
Mukhang hindi yata lahat. Tatanungin ko ulit. Kayo ba ay nagbabasa ng Biblia? Amen! Ilang talata, isang taon. Then sa verse 32, ano bang mangyayari pag nagbasa ka ng Biblia? Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pamumuna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pamumuna ni Pastor Dexter Durante, sa third floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pamumuna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fair Lane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pamumuna ni Pastora Susan Poras, sa fourth floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa third floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pamuna ni Pastor Rodel Pantalyon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pamuna ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pamuna ni Sister Jennifer Gonzalez. Sa Nueva Ecija, sa pamuna ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pamuna ni Pastor Ruperto Rilio, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rilio sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pamuna ni Pastor Artem Landong, sa second floor, Landong Building, 091 Coraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at huwag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating idiklara na si Jesus ay Diyos at siya ay nagahari sa lahat ng may pananalig. And you shall know the truths. You shall know the truths. You shall know the truths. And the truth shall make you free. So, pag nalaman mo raw ang katotohanan, ang magpapalaya sa iyo ay ang katotohanan. Nakukuha niyo po. Sino rito ang tumitingin sa zodiac signs? Mukhang wala ritong nag-horoscope. Ako po, laging nasa dyaryong mumurahin na tinitingnan ko nung araw ang aking horoscope. Dahil ako'y Scorpio. So, dun tayo nakatingin nung araw. At tayo ay nakikiramdam. At sa pakiramdam tayo, gumagawa ng desisyon. Pero ngayon po, dahil tayo ay anak na ng Diyos, hindi na pakiramdaman ito. Ito ay totohanan, tuwiran, na pakikipag-usap lagi sa Diyos. Sa John 13 verse 34, so yun po ang unang katotohanan, alagad ka ng Panginoon dahil nagbabasa ka ng Biblia. A new commandment I give unto you that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Verse 35.
By this shall all men know that you are my disciples if you have love one to another. Tatanungin ko ang bawat isa sa inyo, kilala niyo ba yung katabi ninyo? Salamat at hindi ninyo kilala. Marami hindi kilala yung katabi. Pero okay lang dahil tayo po ay nag-aaral. At ano ba ang ibig sabihin na iniibig mo yung iyong katabi? Pag mahalaga sa iyo yung katabi mo, mahalagahan ka rin ng Diyos. Hello? Kaya maraming simbahan na hi and goodbye. Naglulundagan sa sobrang ganda ng kanilang praise and worship. Pero pagbalik niya sa bahay, yung dating problema pa rin at mas malaki kaysa dati yung kanyang kaharap pag-uwi sa bahay. Kailangan po sa pagdalo natin sa pagtitipon, kailangan nagkakaroon ka ng revelation on how you will attend to your problem. A revelation is forthcoming. Laging darating po sa iyo ang kapahayagan kung paano mo pauunlarin yung iyong negosyo. Hello? Amen po ba? Kaya nga po, bilang mga alagad ng Panginoong Hesukristo, walang isa mang maghihirap. Sa Acts chapter 4, verse 33, nung umpisa po ng simbahan, ito po ang nangyayari sa mga mananampalataya. Basahin natin ang sabay-sabay. And with great power, gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Verse 34. Neither was there any among them that lacketh. For as many as were possessors of lands or houses sold them and brought the prices of the things that were sold. So pansinin po natin, ito po'y huminto itong tradisyong ito dahil nagpasalin-salin po ang aral. Sapagkat kailangan po ang mga apostol ay matuwi dahil sila mga ngasiwa ng lahat ng kayamanan para ito ay itusto sa lahat ng mananampalataya. Kaya nga po, ang pangangasiwa po ay inilagay ng Diyos sa mga lingkod niya. Kaya't kailangang maunawaan natin ang katotohanan ito na ang lahat ng kapangyarihan ay nakay Hesukristo. At kapag ikaw ay umuunla dahil sa sarili mong kakayanan, mapapagod ka. Dahil hindi natin kayang pigilan ang paglaki ng ating mga kagastusan. Dati kasi sa atin ang maliit na sweldo. Pero ngayon, kailangan mong mag-overtime. O kung hindi man overtime, kung teacher ka, kailangan magbenta ka ng kung ano-anong mga bit-bitin sa kapwa teacher mo. O di kaya sa estudyante mo, pag hindi, bagsak. kaya atin pong unawain, hindi dapat magkaganon. Kung tayo lamang lahat ay mabubuhay kay Hesukristo. Yung totohanang pagkabuhay po kay Hesukristo. Nais kong ating maintindihan yung pagtanong ng Diyos kay Solomon. Ngayong sandaling ito, kung bigyan ka ng pagkakataon, bawat isa sa ating binigyan ng pagkakataon ng Diyos, kinausap kang personal. So, ganito ang tanong. Tony, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Ano ang hihingin mo? Pagpapala. Puro yung ganda, pagpapala. So pansinin po natin, kung ikaw ang tatanungin, Rods, tinanong ka ng Diyos, Rods, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Ask me anything, ibibigay ko sa iyo. Wisdom, tama. Dahil si Solomon ang sabi niya, give me wisdom. At ang sabi ng Diyos, dahil hindi mo hiningi na matalo ang mga kaaway, hindi mo hiningi ang kayamanan, bibigyan kita ng kayamanan beside wisdom.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom. If you lack wisdom, ask. Nasa James 1:5 po yun. So ang lahat ng problema ay huwag mong po problemahin sapagkat bawat problema ay ang katapat ay karunungan. Sabihin mo, bawal malungkot at bawal magalit. Kaya naman tayo nagagalit dahil wala tayong karunungan. Kaya naman tayo naglulupasay ay wala tayong karunungan. Kung wala po akong karunungan, matagal na po akong hindi naglilingkod at baka matagal na akong patay. It's by the way of wisdom, kaya ako'y nakapagpapatuloy. If any of you lack wisdom, let him ask of God that give it to all men liberally and upbraid it not and it shall be given him. Kaya napakahalaga po na ating maintindihan yung karunungan. Ang sabi ni Apostol Pablo, I pray to God that He will give you the spirit of wisdom and revelation. Napakadali pong gastusin ng pera. Kayo ba'y naniniwala? Napakadali pong ubusin ng kayamanan. At ako'y naniniwala doon sa kasabihan sa mundo, the first generation earns it. The second generation is spend it. The third generation is squander it. The fourth generation is start from zero again. Kaya, ito po ang simpleng pamamaraan. Kung ikay naghira para kumita ng kayamanan, huwag mong aalisin sa iyong anak na dumaan din sa mga tiisin. Pagtiisan mo sila pag sila'y dumaraan sa tiisin. Bakit? Kaya ka umunla dahil sa mga tiisin. Ay bakit naman ipagkakait mo? Kaya sabi nung iba, yung dinanas kong mga tiisin, ayokong maranasan ng aking mga anak. How foolish that statement is. Hayaan mo silang dumaan ng mga tiisin at pag hindi nila kaya, saka mo tulungan. Hello? Amen? Amen? Amen. Eh, bakit ka ba malusog? Dahil ikay nakakapagtiis. Amen. Salamat at buhay kayo. Eh ano po ba yung wisdom from above? Sa 3:17 ng James. Hindi pera po ang pag-uubusan mo ng panahon. Dahil ang naghangad ng kayamanan ay hindi masisihan pag dumating na yung kayamanan. Ang kasiyahan ay sa Diyos lang. God will give you the desire of your heart. But the wisdom that is from above is first pure. Yung karunungang galing sa Diyos ay dalisay. Anong ibig sabihin ng pure? Hindi natin lalamangan ang kapwa-tao natin. Pag nagbenta tayo, nung ako ay nagtitinda dahil nag-full-time ako, ang paninda ko ay baka. Kinukuha ko pa yun sa Quezon. At pag tinimbang yun ng tigi isang kilo, siyempre dadalhin ko sa mga Bible studying pinangungunahan ko, lalagyan mo ng yelo yun. Dahil kung hindi, mabibilasa yun. At bit-bit ko yun sa malalaking bayong dahil wala akong sasakyan noon. Bit-bit ko yun, kaya puro dumi ang aking pantalon. Pero hindi bali, dahil dalisay naman yung aking hanap buhay. So pagdating po dun sa aking mga tinuturuan, may dala rin akong timbangan, titimbangin nila. Yung isang kilo po ay may dagdag na tatlong guhit. Bakit po? Dahil sa yelo. Pero ang babayaran nila, yung isang kilo pa rin. Sa atin pong pagsisimula ng bagong taon, ngayong 2017, napakainam po ng panimulain ay tama. Sapagkat sa simula, matitiyak po natin na matatag ang ating pagtatapos. Kaya patuloy po namin kayong hinihikayat na umambag at tumupad sa hamon na kung saan ang bawat partners at supporters ng ministeryong ito ay magbigay ng tinatawag na unang ani o ang first fruit
Ano nga ba ang first fruit? Ito po yung pagbibigay natin ng pinakamainam ng lahat ng ating tatanggapin, pinansyal, promosyon, o anumang gantimpala buhat sa Panginoon ay una muna nating iaalay sa altar. At dito po ay napapagpatibay natin ang ating lubos na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya hinihimok po namin kayo, hindi nyo lamang po sinisiguro ang inyong kinabukasan, sinisiguro po ninyo na mas maraming kaluluwa ang maliligtas. At sa kaluluwang inyong maililigtas sa pamamagitan ng palatuntunan ito, ito po'y ibabalik ng Diyos sa inyong mga sisidlan. Katulad po ng sinabi ng Aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, Talata 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa talata 10, sa gayon, kamalig mo'y laging mag-aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. So laging may pagdaragdag at laging umaapaw ang biyaya ng ating Panginoon. Ganon din po ang sinabi sa Aklat ng Roma, Kabanata 11, Talata 16, kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, ganon din ang mga sanga nito. So napaka-importante po na banal at tama ang simulain. Kaya lahat ng inyong tatanggapin ay ating pabanalin upang sa gayon nakita mo ang susi sa pananalig at pagtitiwala ay nasa pag-aalay ng banal na handog. Halina at magbigay ng may kagalakan sa ating Panginoon. At titiyakin ko po sa inyo, ang buong 2017, araw-araw ay punong-puno ng biyaya ng Diyos. Halina at magbigay, maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Para po sa mga detalye at karagdagang impormasyon, maaari kayong tumawag sa 723-8752, 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 or sa 0922-820-9863. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon.